kami sa kaluwalhatian. Marapat lamang nagawin niya iyon, sapagkat si Jesus ang pinagmumulan ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa kanila, at iisa ang Ama ng nagpapabanal at na pinapaging banal. Kaya't hindi niya ikinahihiyang tawagin silang mga kapatid. Ganito ang kanyang sinabi, ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan at aawit ako ng papuri sa iyo sa gitna ng kapulungan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Ikaw, O Poon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukat mong kalingain? Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malaki't maliit. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Mga baka't tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa lalim ng tubig. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa lungsod ng Kapernaum, sa araw ng pamamahinga, si Jesus ay pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga iskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazareth? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka. Lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral?" Nauutusan niya pati ang masasamang espiritu at sinusunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes sa unang linggo ng karaniwang panahon at ikatlong araw mula nung atin pong ipagdiwang at itinuloy ang kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Marami ang sa simula pa lang ay nagsasabing huwag nyo nang ituloy ang kapistahan na yan. At nung nagdiriwang tayo, bakit kasi itinuloy? At ngayon,
ay nandiyan yung kabi-kabilaan na paninising, pagkumalat ang virus dahil sa mga taong nagpunta ng Quiapo. Ito ngayon yung nararanasan ng karamihan. O yung iba no, na nakikwento, nung pumasok kahapon sa mga opisina, yung iba po ay pinauuwi, yung iba po ay sinasabihan na magpa-swab test muna kasi nagpunta kayo ng traslasyon, kasi nakipagdiwang kayo. Kung babalikan po natin ng konti ang kwento ng ating pananampalataya, sabi sa unang pagbasa sa sulat sa mga Hebreo, hindi sa mga anghel ipinailalim ng Diyos ang sanlibutan, kundi sa tao, sa anak ng tao. At dahil hindi sa mga anghel, may mga anghel na hindi matanggap yung ganong pamamaraan. Kaya nagrebelde. Kaya kahit ang Diyos, kinalaban. Kaya nagkaroon tayo ng Lucifer. Kaya nagkaroon tayo ng mga anghel na naging demonyo. Kasi hindi nila matanggap na may mas mataas pa sa kanila ang anak ng tao. At ayaw nila no, na manatili no, na maging yung tao ay maiangat. So kaya nagkaroon tayo ng masasamang espiritu. Nakukuha niyo po? At ngayon, no, sa ating ebanghelyo, narinig natin dito yung masasamang espiritu na nakilala nila si Jesus, ang anak ng tao. Si Jesus na ngayon ay patuloy na ginagampanan ng kanyang misyon na magpalaya sa mga inaalihan at pinahirapan ng demonyo, sa mga may sakit, nagpapahayag ng mabuting balita, ginagawa ito. Kaya nga, di ba po, no? Sabi mismo nung anghel, ano bang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Nagsusumigaw, pinahirapan, kasi ayaw nila, nakita pa lang nila si Jesus eh. Diba sabi po, no? Nakita pa lang nila si Jesus, naririnig pa lang nila si Jesus, masakit na sa tenga nila yun eh. Kaya nagumawa ng eksena para lang matakot yung mga tao, para paalisin si Jesus. Pero ano sabi ni Jesus? Tumahimik ka. Lumabas ka sa kanya. So, kayang-kayang utusan ng poong Jesus Nazareno ang masasamang espiritu. Kanina siya nahihirapan sa mga tao mismo. Nakukuha niyo po? Minsan, yung masasamang espiritu, mas kinikilala pa nila o pinapahayag pa nila kung sino si Kristo. Jesus na taga Nazaret. Poong Jesus Nazareno ang tawag natin. Pero yung mga tao, ayaw paalisin yung masasamang espiritu. Eh, hindi nila makita. Baka, no, paanyaya sa atin, baka inabot na tayo ng 2021 dito sa pagsugpo sa virus na ito. Pero hindi natin makita na baka kilos na ng masamang espiritu ang ating sinusundan, ang ating pinakikinggan. Unti-unti nababalot na tayo ng masasamang espiritu. Kaya maging yung mga nag-attend nung traslasyon na natanggap nila yung mensahe ng Nazareno na huwag kayong matakot, si Jesus ito. Eh, papasok pa lang ng opisina, huwag kayong papasok. Eh baka kasi nasa kanila yung aura ni Jesus Nazareno na nakikita no, ng masamang espiritu, kaya huwag mong papasukin. Naku, ipaswab test mo. Naku, sisihin nyo yung mga taong nagpunta sa Nazareno.
kailangan magpa-swab test, kailangan magpa-test. Baka lang, no? Pag-isipan natin na mabuti. Kasi, di ba, parang kahapon sa mga balita, talagang, no, kasalanan ng Quiapo, kasalanan ng mga namumuno dyan. Kasi hindi nila pinahinto, pinayagan nilang pumunta dyan. Sabi ko nga po doon sa isang interview, alam ba nila kung saan galing last weekend lahat ng empleyado nila? Sinong nakasalamuha? Sinong nakasama? Nagpunta ba ng park? Nagpunta ba ng mall? Nagpunta ba ng probinsya? Bakit yung nagsimba lang? Diba? Bakit yung nagsimba lang? Nagpasalamat sa Nazareno? Bakit yun yung sinasabihan na iwasan, ingatan, huwag munang papasukin 14 days? Kaya, medyo kailangan natin maging alerto, ha? Baka ang tao ayaw kilalanin ang Poong Nazareno. Ang masasamang espiritu, ipinagsigawan pa nila, ikaw, si Jesus, na taga Nazareth. Baka mas mainam pa sila, marunong kumilala, marunong tumanggap. Pero ang tao, kung patuloy nating itataboy ang Diyos, kung patuloy nating aalisin ang Diyos, patuloy nating mararanasan ang epekto ng pandemyang ito dahil sa mga taong ayaw kilalanin at ayaw tumanggap sa Poong Jesus Nazareno. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita sa atin si Kristo ng may walang hanggang kapangyarihan at mga himala na nagpapagaling. Ang ating itutugon, Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Ang simbahan naway patuloy na ituro ang katotohanan ni Kristo at labanan ang mga kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Ang mga pinuno sa daigdig, naway isulong ang kabutihan sa kani-kaniyang gobyerno at maging maalab sa pagbabaklas ng kasamaan sa lipunan. Manalangin tayo. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Tayo naway hindi manghinawa sa ating buhay pananalangin upang hindi manaig sa ating buhay ang masamang espiritu. Manalangin tayo. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Ang mga may sakit, naway maging malaya sa kanilang mga pisikal at espiritual na paghihirap. Manalangin tayo. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, ang mga kahilingan ng lahat ng nanonood sa Facebook Live, at ang lahat ng panalangin na hinihiling na ipagdasal sa oras na ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa kisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay pabaguhin mo, magiging katawan at dugo mo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ng kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pagundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawa ka niya ang kalis, muli ka niya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin, kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, paggalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus, ito, la.
sasambahan, di ka papabayaan, bigat ng iyong pasanin ay aking dadalhin. Puso mo'y iyong ituon sa dakilang pag-ibig ko sa'yo. Hawin ang panindim, buong pusong manalangin, ikaw ay diringgin, magtiwala ka sa akin. Huwag kayong matakot, si Jesus ito, laging sasamahan, di ka papabayaan, bigat ng iyong pasanin ay aking dadalhin. Puso mo'y iyong ituon sa dakilang pag-ibig ko sa'yo. Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Laging sasamahan, kapabayan, bigat ng iyong pasanin ay aking dadalhin. Puso mo'y iyong ituon sa dakilang pag-ibig ko sa'yo. Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mo ang ikaw ay aming paglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman. Ningapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan.
na noong ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos sa ring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyo angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasampa ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Para sa maayos at organisasyon